Gwapo ang Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay mag-ipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno. Awit at papuri, alay namin sa'yo, tinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain yong lahat. At sumairin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw, hindi maidarangal at hindi magiging banal. Ang sinumang sa iyo ay napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kay Moises, ipahayag mo sa mga Israelita ang mga pistang itinakda ko. Ipagdiriwang nila ang mga banal na pagtitipong ito at magkakaroon sila ng banal na pagpupulong. Ito ang mga pistang itinakda ko, ang pista ng Paskwa na gaganapin sa gabi ng 14th na araw ng unang buwan. Kinabukasan ay pista ng tinapay na walang libadura. 7 araw kayong kakain ng tinapay na walang libadura. Sa unang araw, magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon. Huwag kayong magtatrabaho. 7 araw kayong maghahain sa Panginoon ng handog na susunugin. Sa 7th araw, muli kayong magtitipon. Huwag kayong magtatrabaho. Sinabi pa ng Panginoon kay Moises, sabihin mo rin sa mga Israelita na pag naroon na sila sa lupaing ibibigay ko sa kanila, tuwing anihan ay magdadala sila sa saserdote ng 1 bigkis ng una nilang ani. Ito'y ihahandog niya para sa inyo, kinabukasan ng araw ng pamamahinga. Mula sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga,
araw ng pagdadala ninyo ng bigis na ani. Magpaparaan kayo ng 7 linggo. Ang 5th araw ay tatama sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga. Sa araw na iyon, magdadala kayo ng handog na pagkain. Ang 10th araw ng 7th buwan ay araw ng pagbabayad sala. Magkakaroon kayo ng pag-aayuno. Kayo ay mag-aalay ng handog na pagkain. Mula sa 15th araw at 7th buwan, magsisimula ang pista ng mga tolda. 7 araw ninyo itong ipagdiriwang. Ang 1st araw, magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon at huwag kayong magtatrabaho. 7 araw kayong maghahandog sa Panginoon ng pagkain. Sa 8th araw, magtitipon kayo upang sumamba at mag-alay kayo ng handog na pagkain. Araw iyon ng pagsamba, kaya huwag kayong magtatrabaho. Iyan ang mga pistang itinakda ng Panginoon, mga araw na inyong banal na pagtitipon. Sa mga araw na iyon, magdadala kayo ng handog na susunugin, handog na pagkain, at handog na inumin ayon sa takda ng bawat araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Umawit sa saliw nitong pandereta, kasabay ng tugtog, ng lira at alpa. Hipan ang tambuli tuwing nagdiriwang, kung buwan ay bagot, nasa kabilugan. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Sa bansang Israel, ito yung utos, batas na ginawa nitong Diyos ni Jacob. Sa mga hinirang, ang utos di ito, nang sila'y ilabas sa bansang Ehipto. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Ang Diyos, Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansay, di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa'yo sa Ehipto. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Sa inyo ngayon, salita ng Panginoon, iiral habang panahon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakahagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago
Jose, Simon, at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki. At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilanlin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsiupo ang lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Isang mapagpalang araw ng Poong Hesus Nazareno sa inyong lahat. Palakpakan muna natin at tayo magbigay ng papuri sa ating mahal na Senyor. Isang napakagandang aral ang nais ipakita at ituro sa ating lahat ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang karanasan. Meron tayong kasabihan, no? Yung experience is the best teacher, di ba? Narinig nyo na po ba yun? Yung karanasan daw, yan ay pinakamahusay na pagtuturo. Narinig naman natin sa ating ebanghelyo ang kwento kung paano hindi kinilala si Jesus ng kanyang mga kababayan. Hindi kinilala si Jesus ng kanyang kababayan. Nakakapagtaka, ano? Kababayan mo, pero hindi mo kinikilala. Nakakapagtaka pa ba yun? Nagtataka pa ba tayo? Sarili nating kababayan, hindi natin kinikilala. Ganyan yung nangyari kay Jesus. Pero hindi ba dapat kilala nila si Jesus dahil kababayan nila si Jesus? Pero dahil pakiramdam nila, kababayan nila si Jesus at kilala nila si Jesus, kaya hindi nila kinilala si Jesus. Yung pakiramdam nila, sobrang kilala nila si Jesus, kaya hindi nila kinikilala ang galing ni Jesus. Hindi nila matanggap kung saan galing yung galing ni Jesus. Hindi nila maisip kung saan niya nakuha ang ganung karunungan. Ang tanong nga nila, hindi ba anak ng karpintero yan? Hindi ba nanay niya si Maria? Hindi nila maunawaan kung paano siya nakakagawa ng ganong kababalaghan. Kaya nga ang tanong nila, eh hindi ba ang mga kapatid niya taga rito? Hindi ba dito nakatira yan? Tinan mo nga naman, no? Pati magulang, pati trabaho ng kanyang magulang o kabuhayan ng kanyang pamilya, pati yung kanyang lugar na damay, na question, nang dahil lang magaling, nang dahil lang may angking karunungan at nakakagawa ng kababalaghan si Jesus. Lahat ito naging hadlang para ang mga tao ay manalig at kilalanin si Jesus. Lahat yon hadlang para tanggapin si Jesus. Pero kung uunawain nating mabuti, yung mga balakid, yung mga hadlang na iyon para sumampalataya ang mga tao kay Jesus, sa kanila din naman galing. Sila lang din ang nag-isip ng iyon. Issue kasi sa kanila ang klase ng trabaho. Issue kasi sa kanila ang uri ng pamumuhay
at klase ng pamilya na kinabibilangan ng tao, na para bang dapat hari ang iyong magulang para ikaw ay maging matalino? Para bang dapat mayaman ka para meron kang ganung angking kapangyarihan? Sa kanila lang naman galing yon. Sila lang naman nag-isip ng yon. Pero hindi ba ganito din ngayon? Nahahadlangan tayo ng mga ganitong bagay? Porke ba galing sa broken family o hiwalay yung magulang, hindi na pwedeng maging mabuting tao? Dahil ordinaryo lang ang trabaho, walang kakayanang ng umasenso? O kaya, dahil lumaki at galing sa isang simpleng lugar, wala nang kapasidad na magtagumpay? O baka nga tayo, katwiran natin, eh kasi pandemic, eh kasi tinamaan tayo nitong salot na to, kaya hindi natin matupad yung pangarap natin. Baka yung iba, sinisisi yung kanilang tatay, kasi ang hirap mo, kaya hindi ako makapagtapos. Minsan, ganito tayo, no? Sinisisi natin at naiiwan tayo sa mga hadlang at balakid. Sikat na sikat ngayon si Heidelyn Diaz. Narinig niyo na po ba yung kanyang pangalan? Narinig niyo na ba? Kilala niyo po ba siya? Oo, sikat na sikat siya ngayon. At kinikilala natin siya ngayon. Pero balikan natin si Heidelyn Diaz noong 2008. Kilala niyo ba siya noon? Hindi. Hindi natin siya kilala noon. Bakit? Kasi wala pa siyang sinabi. Wala pa siyang napatunayan. Galing lang sa simpleng pamilya. Galing lang sa malayong lugar sa Zamboanga. Sino bang nakakakilala sa kanya noon? Wala. Pero ang gandang maging inspirasyon ni Heidelyn Diaz, dahil mula sa wala, tingnan mo nga naman siya ngayon, baka ang dami ng kamag-anak, no? Baka kahit na Diaz lang apelido mo, talagang ikinokonek mo eh, no? Bakit? Nagsumikap. Nagsumikap at nagtagumpay. Marami bang hadlang? Marami. Noong 2008, halos kulelat naman siya. Hanggang sa unti-unti niyang naabot. Marami bang hadlang? Marami. Sa social media nga, dumating ang panahon na parang namamalimos na siya, nanghihingi siya ng tulong at suporta. May mga pagsubok, pandemic din, hinarap niya. Nag-ensayo lang ng nag-ensayo, nagsumikap, at hindi nagpaiwan sa mga balakid at hadlang sa buhay. Tingnan mo nga naman siya ngayon. Sino ba ang hindi nakakakilala kay Heidelyn Diaz? Pero malungkot man, dahil ganitong mundo, nakikilala lang natin ang tao kapag nagtagumpay na. Ngayon, kabi-kabila yung sumusuporta. Noong kailangan niya ng tulong at suporta, parang wala, di ba? Pero ngayon, mismo yung suporta nang lumalapit sa kanya. Nakakalungkot, ganito man ang mundo, pero hindi dapat tayo maiwan sa balakid. Hindi dapat tayo maiwan sa mga hadlang. Hindi dahilan ang kahirapan para hindi magtagumpay. Hindi dahilan ang klase ng pamilya at trabaho para maging mabuting tao. At hindi dahilan ang estado ng buhay para umasenso. Huwag maiwan sa mga hadlang, dahil posible ang magtagumpay sa buhay. Ganito yung naranasan ni Jesus. Marami mang balakid sa kanyang pagtupad sa plano ng Diyos,
hindi sa nagpatinag para hindi ito matupad. Dahil sa halip na pinakinggan ang mga balakid, mas naniwala siya sa kanyang sarili at nanalig sa Diyos. Ito yung dalawang panlaban natin sa mga balakid at mga hadlang. Ang maniwala sa sarili at manalig sa Diyos. Ito yung aral na nais ipahatid sa atin ni Jesus. Krisis man ngayon, mahirap man tayo ngayon, may pandemya man, pero hindi ito magiging hadlang para hindi tayo magtagumpay sa buhay. Dalawa ang ating panlaban, paniniwala sa sarili at pananalig sa Diyos. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tinanggihan si Jesus ng sarili niyang kababayan. May pananalig naman nating tanggapin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Ating sambitin sa bawat panalangin, Jesus, ipagdangal ka nawa ng aming buhay. Jesus, ipagdangal ka nawa ng aming buhay. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magpahayag ng salita ng Diyos ng may katapangan at pananalig na isabuhay ito, manalangin tayo. Jesus, ipagdangal ka nawa ng aming buhay. Tayo naway mapalakas sa maalab at walang takot na magpapahayag ng mensahe ng Ebanghelyo sa ating tahanan at kapitbahayan. Manalangin tayo. Jesus, ipagdangal ka nawa ng aming buhay. Ang mga misyonero, naway maging mapagtiis at huwag manghina ang kalooban sa paghahasik ng mensahe ng Diyos sa mga lugar na hindi pa tumatanggap nito. Manalangin tayo. Jesus, ipagdangal ka nawa ng aming buhay. Ang mga magulang ng may kapansanang mga anak, ang mga nag-aalaga sa matatanda, at lahat ng nagdurusa sa kanilang tahanan o sa ospital, naway maging mga tahimik na ehemplo at saksi sa pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Jesus, ipagdangal ka nawa ng aming buhay. Marami mang hadlang, pero hindi tayo magpapatinag dahil meron tayong Diyos na malalapitan sa katahimikan, ating hingin sa Kanya ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Jesus, ipagdangal ka nawa ng aming buhay. Diyos Ama sa langit, nananalig kaming nananalangin sa iyo. Napakinggan mo ang aming mga mithiin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alang at tinapay, alay namin sa'yo. Mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo, upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapala, buhay na dalisay.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula at ngayon ay aming ginaganap sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, O sana sa kaitaasan, pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon, O sana sa kaitaasan, magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming obispo, ng kanyang katuwang na obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo.
May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihining namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Habang buhay,
Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa ikay kasama ko. Ang samo ko at dasal sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami, maasa. Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kaming pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Tayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkalob mong ito ay magdulot ng pag-unlad sa ipinamana niya sa aming pagdiligtas. Bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. Ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit at nahihirapan ngayong pandemic. Pagdasal din po natin ang buong mundo, ang ating bansa at higit sa lahat, ang ating pamahalaan. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pagantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kami ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo, ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa.
Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sabihin mo sa sarili mo, isang araw magtatagumpay din ako. At sabihin mo sa Diyos, dahil tutulungan mo ako. Yan ang paniniwala sa sarili at pananalig sa Diyos na panlaban sa mga hadlang at balakid. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat ng may karamdaman, nahihirapan, may mga dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayaking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.